isang nakalagay lang sa kanyang scouting report is yung pagpunta niya sa pros, mag-adjust ngayon siya sa physicality. Yan. O, kasi pros, ngayon, yung pinag-uusapan natin, yung topic natin ngayon, yun din naman yung sinasabi sa kanya. Okay? Ngayon, kung sinasabi mong naiinggit, in what way? Kasi magagaling din itong mga players dito at na napag-alaman ko rin na last time na natama siya ni, ano, ni Angel Reese. Eh. Popular din yun kasi nakalagay dito yung search ng WNBA sa popularity na tumaas ng 156%. Eh part dito, eh kasama rin si Angel Reese ng Chicago Sky at yung Los Angeles Park na si Cameron Brink. Sinasabi, pero the most of the percentage, okay, goes to Caitlin Clark. Pero yung tatlong yun, kasi itong tatlong dedo to, base sa sinasabi ng mga tao doon, eh, the most charismatic players. Okay, iba yung charisma na. Pero nang angat na angat yung charisma ni Caitlin. Ngayon, de-breakdown natin, bakit? Okay. Kasi po, mga talakers, okay, yung nakikita natin na galing sa layo ng shoot, okay, sa galing pumasa, yung court vision, ang galing-galing, duma-average ng ano eh, yung kanyang credentials sa pag-akat, overwhelming, kumbaga, ang ganda ng record pag-akat niya, yung ano niya, uti-uti na nadadala, and nailipat na niya sa professional league, no? Ngayon, yung ganito kasing mga katalakas, yung ganito kasi mga records, mga numbers. Sa totoo lang, ego yung gumagawa niyan. Pag ego yung gumawa niyan, ha? Ordinary. puti ito eh. Diba? Ibe. Diba? Ako, ang galing nito. Diba? Kasi nakita ko yung si Angel Reese, which is a black. Pare, ano siya? 2023 LSU champion. Ang galing din ito. Depensa, opensa. Diba? Maging member ka ng ano? NCAA champion team. Tapos yung 2024, okay, which is bago magsimula yung bago siya nag-pro, okay, final 8 pa yung LSU. Okay? So, maganda rin mga credentials itong mga kasama. Pero itong Caitlin Clark kasi, iba yung charisma. Nakita ko pare, no? Yun na, pinakita sa atin ni Commissioner Alan Kaidik, yung TikTok, no? Mga bata, hinihintay siya, nagpapapirma. Di ba? Kasi alam niyo po, mga talakes, no? Sa mundo ng sports, hindi lang galing. Ang kagandahan nito, meron siyang beauty. Maganda tindig. Charismatic. Iba yun, nakakadagdag yun eh. Yun nga, hindi ka na maganda lang kasi may sikat ka na eh. Eh lalo pa itong may tating pa. May diba? Forma din. May forma pa. Tapos, low profile. Okay. Alam mo ba nung tinamaan siya ni Angel Reese? Okay? Nung game nila, di ba? Na kung saan yung tawag ko eh, in-upgrade from a ordinary foul to a playground one. Okay? Ang dami nag-bash kay Angel Reese eh. Sabi na, nakit ka na, ganito, ganyan, siyempre. Okay, alam mo, nagsabi siya, no? Ang sinabi pa niya kayo, no? E compliment. Okay, kay Angel Reese na nasabi niya, she has done, okay, I think what she has done with her platform has been obviously incredible. She has an entire fan base that supported her and what she did at Maryland and then LSU. Obviously, I played for her a very long time sa college to. Okay, and she's been a tremendous player, sabi niya kay Angel Reese. Okay, it's been fun getting to compete against Angel. I think it's been a really good game, really good for the game. People just love seeing great matchups, but also they get to see how amazing these teams are. O tamo, eh, di ba, parang binuhusan mo, kung ikaw si Angel, parang binuhusan ka ng malamig at tubig, imbis na ina-expect mo, ibabash ka ni, ano, kasi ang lakas nung ano pare, ang lakas nung heart foul eh. Pero, binigyan pa niya ng compliment. So yun, nakakadagdag sa charisma.
ano niya? Ni Caitlin. Magaling sumagot. Ano, laro lang. Tapos, kumesa. So, yun, no? And I think at this early point in time, no, sa ng NBA, ng kanyang career, baka siya maging ano, face ng WNBA, eh.